hindi lang ngayong taon mararamdaman ang matinding init sa iba't ibang panig ng mundo. Sa katunayan, nagbabala ang World Meteorological Organization o WMO na may 66% chance na lalagpas ng 1.5 degrees Celsius ang pag-init ng global temperature sa loob ng susunod na 5 taon. May 98% naman ang chance ang maitatala ang pinakamainit na panahon sa isa sa mga taong ito. Ayon sa WMO, ang dahilan ng pagtaas ng temperatura ay ang nakaambang El Niño at ang patuloy na pagbuga ng greenhouse gases, lalo na ng mga malalaking bansa. Ngayon pa nga lang nararamdaman na natin ang hilo at sakit sa ulo sa ganitong init pa lang. Eh kung madagdagan pa, mas lalo na. Parang hindi ko na nga po kaya ngayon pa nga lang eh. Tapos biglang umulan kanina, sabi ko bakit ganun, umuulan pero napakainit. Paliwanag ni WMO Secretary General Professor Peteri Taalas, hindi naman ibig sabihin ito na magiging permanente ang paglagpas ng temperature ng 1.5 degrees Celsius na siyang limit na napagkasunduan ng mga bansa sa 2015 Paris Agreement. It's practically sure that we will see the warmest year on record during the coming 5 years once this La Nina phase is over. Paliwanag ng PAGASA, hindi dapat baliwalain ang babalang ito ng WMO. Isa kasi ang Pilipinas sa pinakaapektado ng mga epektong dulot ng climate change, kabilang na ang mas kaunti pero malalakas na bagyo. Apektado rin ng climate change ang ating pagkain at kalusugan. Philippines an agricultural country at maaari po nitong ma-decrease yung production ng ating mga agricultural products. Ang epekto naman po ng sobrang deep well na extraction naman natin, nagkakaroon daw po ng submerge na bumababa yung ilang lugar na nagiging prone po sila sa mga pagbaha. Also, dahil po sa mga increased na o yung intensity ng mga pag-ulan natin, again, tignan po natin yung effect, direct effect sa atin sa mga pagbaha. Kung iniisip mo na wala ka ng maiaambag para mapabagal yung pagtaas ng temperatura at yung epekto nito, think again. Yung simpleng pagtapo ng basura kung saan-saan, kung titigilan ay malaki yung magiging epekto. At para naman mabawasan yung carbon emission, pwedeng maglakad o magbisikleta kung malapit lang din naman yung pupuntahan. Para sa mga eksperto, hindi dapat kumilos kapag malala na ang nakikitang epekto ng climate change. Ngayon pa lang, dapat nang maging responsable dahil ang pinakamakikinabang sa maaga at mabilis na aksyon ay ang mga susunod na henerasyon. Rafael Bosano, ABS-CBN News.